Mag-iisang taon na yung last reband niya, mga sis, pero hindi maganda yung naging experience niya sa kanyang last reband. Bukod sa hindi na nga na-straight ang kanyang hair, nag-frizzy pa ito dahil meron din siyang previous bleach at color. Dating mahaba ang kanyang hair kaso pinagupitan niya ito dahil nga na-frizzy or nasunog ang kanyang hair mula sa kanyang last reband. Meron din pagka-curly type yung kanyang hair, mga sis, at patchy-patchy yung kanyang hair color dahil nag-DIY hair color din siya, mga sis. At dahil nga hindi maganda yung naging experience niya sa kanyang last reband, so ang ginagawa niya, pinaplant siya na lang yung kanyang hair kaya lalong naging dry ang kanyang hair. And for the rest of video, mga sis, dahil nais nga ng ating client na mag-straight ang kanyang hair at the same time, mawala yung pagka-freeze and dry ng kanyang hair, so ang gagawin natin sa kanya ay ire-reband natin siya with treatment. At tingnan natin yung kanyang hair transformation, mga sis, at kung magagawan ba natin ang paraan na mapaganda ang kanyang hair. And after ko nga ma-check at ma-analyze ang kanyang hair, mga sis, in-applyan ko na siya dito ng rebonding cream number 1. So bali, inuna ko munang applyan yung kanyang regrowth parts, yung parts na walang kulay. Medyo komplikado lang talaga ang kanyang hair, mga sis. Bukod dun sa kanyang regrowth hair na walang kulay, may mga parts din siya ng hair na purong kulay lang at meron din parts ng kanyang hair na purong bleach. Medyo mahirap lang talaga yung execution, lalong-lalo na pagdating sa application ng ating rebonding or straightening cream. Kailangan lang i-analyze ng mabuti at tiyagain ang kanyang hair para maganda yung maging result ng kanyang hair rebonding. So after ko nga mag-apply dyan ng straightening cream or rebonding cream 1, mga sis, binabad ko muna siya ng 1 hour. Then after 1 hour, chinek ko ang kanyang hair para naman makita ko kung okay na or nag-develop na ba yung straightening cream sa kanyang hair. Then from time to time, mga sis, chinecheck ko ang kanyang hair kung nag-develop na ba yung rebonding cream 1 sa kanyang buhok. At makalipas nga ang saktong isang oras, mga sis, nag-reapply na ako ng rebonding cream 1 sa kanyang buhok. Bali, pinagsabay ko nang in-applyan yung kanyang colored and bleach hair, mga sis. Pero sa bleach area, mga sis, naglagay ako dyan ng hair refresh treatment at inalalayan ko siya ng spray water dahil masyado pong sensitized at madali na siyang mag-react. At binabad ko lang siya dyan ng 10 minutes, then after 10 minutes, pinabanlawan ko na siya, mga sis. At ito na nga ang kanyang hair, mga sis, after namin siyang mapabanlawan. Ang next namin gagawin dito is papatuyuin naman. At ito naman yung hair niya, after namin siyang mapatuyo. Medyo nag-straighten na siya, and so far, okay naman ang kanyang hair, hindi siya nag-rubberize at hindi rin siya nasunog. And after nga namin dito magpatuyo, mga sis, bali paplansyahin na po ito. At ito naman yung result ng kanyang hair, after namin siyang ma-hair iron. Bali, ang ginamit ko dyan na heat temperature sa kanya, mga sis, is 380 degree Fahrenheit. And after ko nga mag-hair iron dyan, mga sis, pinagpahinga ko muna ang kanyang hair at pinasingaw mula dun sa ating pagkaka-hair iron bago ako nag-proceed sa application ng neutralizing cream. At pagkatapos nga ng hair ironing at mapahinga ang kanyang buhok, sinunod na namin i-apply yung neutralizing cream. Bali, yung neutralizing cream dyan, mga sis, sinaluan po namin ng hair mask treatment. Then babad ulit ng 30 minutes, then after 30 minutes babanlawan na siya, then follow naman yung application ng kanyang hair botox treatment. After 30 minutes na nakababad ang neutralizing cream, pinabanlawan na namin, then inapply na namin dito yung kanyang hair botox treatment. Then yung hair botox treatment, mga sis, ibababad ito namin ng 1 hour. Then after 1 hour, hindi na po natin siya babanlawan dahil i-blow dry na lang po siya. Papatuyuin po ito ng 100%, mga sis. Ito naman sa pagpapatuyo, mga sis, wala namang required heat temperature kung ano yung ating gagamitin. Ang pinaka-importante ay mapatuyo natin siya ng tuyong-tuyo talaga. And after natin ito mapatuyo, mga sis, papadaanan natin siya ng pang last iron. And by the way, mga sis, doon pala sa last upload ko na video, meron kasing nagtanong doon kung required ba talagang i-iron ang hair kahit na process na yung rebonding. And yes po, required siyang i-iron, most especially kung ang treatment na ginamit natin sa kanya is keratin, Brazilian, or hair botox treatment, which is nire-required na i-iron siya para ma-seal yung keratin or treatment na in-apply natin sa kanyang hair. Dati kasi, mga sis, nung hindi pa nauuso yung mga Brazilian or hair botox treatment, pag nagre-reband kami, bali niluluto lang namin siya sa hair blower. Bali wala nang final touch ng hair iron. Pero ngayon kasi, nung nagkaroon na ng Brazilian or hair botox treatment na mga yan, so required siya dahil isa sa mga process niya is yung ironing para ma-seal yung keratin doon sa buhok ng ating nire-reband.
Pero ang ginagawa namin dyan, mga sis, sa last part ng pag-hair iron ay hindi na siya ganun kanipis yung sectioning or yung pagpa-plancha. Unlike dun sa unang part ng pag-hair iron na sobrang nipis talaga ng sectioning. Alright mga sis, ito na yung final touch after natin padaanan nga ng last iron. So sobrang ganda na. Balit triniman ko na rin yung mga ends ng kanyang hair dahil marami siyang split ends. And by the way, huwag na kayo magtaka kung bakit ganyan yung tsura ng kanyang hair color dahil hindi naman siya nag-decide na pakulayan yung kanyang hair and hindi rin siya talaga recommended na kulayan siya ngayon dahil nga yung kanyang hair is very dry and damaged na. So, sabi ko kung gusto niya or balak niya magpa-hair color to follow na lang. Basta pahinga muna bago niya isunod yung kanyang hair color. And that's the final outcome, mga sis, yung buhok niya kanina na curly and damaged na. So far, nagawan pa rin naman namin ng paraan. Then, panoorin naman natin yung kanyang after wash result, mga sis, after niyang mapaliguan ang kanyang hair. Nasa pinakadulo ng video nito, panoorin po natin. And this is our client's feedback and after wash result, mga sis, na sinend sa atin sa Messenger. So, sabay-sabay nating panoorin and kung ano ang inyong masasabi sa kanyang hair transformation. So again, ito yung kanyang before hair bago natin siyang i-reband. Curly and super dry ng kanyang hair. And this is the result after niya mapaliguan ng kanyang hair, mga sis. So far, makikita nyo naman talaga na malaki yung pinagbago ng kanyang hair from curly, damaged, dry hair into straight and smooth hair. I'm very thankful na din na naging okay ang kanyang hair in despite na ganun ang eksena ng kanyang buhok bago ko siya nereband. So ayan na si Madam, talaga namang umaura sa harap ng salamin at talaga naman ang laki ng changes ng kanyang hair, mga sis. So what do you think with this hair transformation, mga sis? Comment your thought below. At kung nagustuhan nyo naman po ang ating video, please like and share this video. And don't forget to follow our page, Chading, for more hair transformation. And subscribe also to my YouTube channel, Chading. And that's it for today's video. Thank you for watching. And this is Chading saying have a great hair day always, mga sis. I love until our next video. Bye!